Magandang gabi po, Pilipinas, at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, at ganoon na rin dito sa ating bansa, sa Pilipinas. I am one of your many applicants for senator, and hopefully soon to be a leader in our government with your permission. But you all knew that whoever governed Philippines must have the iron in him, or else give it up. This is not a game of card. It is between your life and my life. Kaya po, kung papalarin po ako na maging pinuno ninyo, pangungunahan ko po ang pagtatayo ng mga haligi ng paggugobyerno. Unang-una po sa lahat, development of natural resources through agricultural reform. Ang ibig ko po sabihin, palalakasin natin, i-enhance natin yung mga batas para mabigyan po natin ng buhay ang lahat ng uri ng magsasaka at magbubukid. Magsasaka ng palay, magsasaka ng kape, magsasaka ng mais, saging at lahat ng uri ng manggagawang may kinalaman sa agrikultura. Regardless of race, creed, or religion. Pangalawa, ensuring dignity. Not only to our country, but among Filipinos. Equality and opportunities for the most vulnerable people in our society and to all members of our community. Yan po yung pagtutuunan natin ng pansin. Sa pangalawa po, ibalik ang dignidad, hindi lamang ng ating bansa, pati ang dignidad ng bawat mamamayang Pilipino. Number three, provide opportunities for education, job creation, and food security not only to the less fortunate people of the society, but to all Filipinos. Ang ibig ko po sabihin, dapat po lahat may equal na oportunidad. Hindi lang mayaman, hindi mahirap. Hindi Muslim, hindi Kristiyano, hindi Buddhist, hindi Hudyo. Lahat po ng bawat Pilipino. Ulitin ko po, Francis Leo Marcos po. Hindi magnanakaw, subok na makatao, at lalong hindi trapo. Bagong mukha ng Senado para sa tunay at ganap na pagbabago. Magandang gabi po, Pilipinas. At hayaan niyo pong ilatag ko sa inyo. Marami akong nakikitang iba-ibang kulay, pero mamaya na po yan. Hayaan niyo pong ilatag ko sa inyo yung aking mga plataforma. Primary and education. Pre-COVID-19 Philippine education had already have a deep issue. Primarily resulting from not being a priority for government funding. So hindi po prioridad ng pondo ng gobyerno yung para sa pre-COVID-19 Philippine education. The Philippines does not invest on top-notch learning as compared to its neighbor countries. In fact, many public schools lack of computers and other tools despite the digital age. Further, a shortfall in the number of public school teachers. Further, a top issue is the country due to their being among the lowest paid state workers. So yung ating mga guro is among the lowest state workers. Aside from that, more than 3 million children, youth, and adults remain unenrolled since the school shutdown. The current COVID-19 situation exacerbated what already is a bad situation. How worse Philippine education is now compared to the result of 2018 study? Result showed a sample number of 15-year-old Filipino students, assumed mostly public school, rural-based, ranked last in reading comprehension. Out of 79 countries, tayo po yung pinakalast. At syempre, we also rank 78 in science and rank 78 in math. Ganun po kabadang education natin. Education issue in the Philippines have increased since the onset of the pandemic, with the sudden event brought about by the health crisis. Distant learning mode via internet or TV broadcast were ordered. Further, a blended learning program was launched in October 2020, which involved online classes, printout, and lesson broadcast on TV and social platform. Thus,
The new learning pathway rely on student and teacher having access to the internet. So, wala po tayo nun. Kasi po, ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ay yung mga ibang proyekto. Pero, this yet bring another issue in the current system. Millions of Filipinos don't have access to the computer and other digital tools at home to make their blended learning worthwhile. Hence, the value of technology and learning affect many students, parents, and guardian. Top concern with this are money for mobile load, lack of gadget, poor internet signal, student struggle to focus and learn online, parent lack of knowledge of their kids' lesson. Yan po yung mga problema natin. Ito po ay isa sa aking mga prioridad upang maiangat ang antas ng karunungan sa ating mga kababayan. Again, Francis Leo Marcos po. Uulitin ko, hindi magnanakaw, subok na makatao, at lalong hindi trapo. Bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Let me lay down all the platform that I have. I have a simple. All I want is a productive nation of dignified Filipinos. Mamaya ko na po yan ipapaliwanag. Economic growth and development is the only way and the only road to success. Economic growth and economic development is the only success in rebuilding for our future. My countrymen, I am here not to give you lecture, but to provide some input about how we can utilize the available resources of our government to back us up to the next level of opportunities. We all know we have to make changes in a way government run their businesses. Many of the politicians only know how to generate their own income, but nothing when it comes to the benefit and the welfare of the people. As I have said, I am for the people. And you knew that I am for the people and the people alone. I don't care if they call me populist. But public welfare for me is the highest justice, and the needs of the people is the highest law. As part of my government plan, economy is where we should be moving forward to revitalize the position of our country today. I believe by creating and producing goods and services are the building block of our country. This will dictate us where we want to direct our country to be more successful economically, raising the standard of living of every Filipinos. I mean, every Filipinos. Not only the rich, not only the poor, but every member of the Philippine society. Buy land is the way of boosting our natural wealth in producing goods and services deriving from agricultural plantation and irrigation, including natural resources such as oil, gas, gold, silver, coal, and other underground mineral, as well as capital goods such as manufacturing industries, machineries, tools, and equipment are the contributing factor of our economic growth. The only way to promote businesses locally and internationally, our country must have a strong foundation in relation to trade. Therefore, our export must be greater more than what we import to gauge the actual level of sufficiency and become self-governing nation. Our gross domestic product will indicate our economy's performance or our economic performance. Remember, technology and innovation is a powerful driver that leads many countries to be self-sufficient. The most skilled labor always start from different distinct fields of knowledge from technology and science, engineering, mathematics, and education. Always play a vital role in shaping the foundation and the future of our nation to face generation. Inequality and poor education always separate the gap between the rich and the poor. We must solve illiteracy in our country to provide marginalized groups
a better way of life. Future generation cannot have better opportunity for advancement due to lack of education, cause of financial problem. I will reinforce President Duterte's 2017 initial program, the introduction of tuition-free education. I will reinforce the 2017 initial program, the introduction of tuition-free education to state universities and colleges, including high school, with exception strictly for low-based income household only, not to do with discrimination by restricting coverage for all, but to help our marginalized sector of our society that needed the most. This will eliminate excessive government social funding. As part of the primary and secondary, I will introduce education fund to boost every Filipinos who has children by giving one-time entry-level benefit of 5,000 pesos. Ang ibig ko sabihin, kapag nasa kolehiyo ka na, pwede ka nang makatanggap ng 5,000 pesos. To put toward education fund, registered education savings plan as per application to be approved by Congress. This will change people's lives and reduce poverty. As it always be the case, we must educate our kids where they can be good and reliance in bringing knowledge to themselves and to our community. I have a plan, but the success of this will become reality with the help of every one of you. We may not accomplish everything, but at least our hope is worth working. Ulitin ko po, Francis Leo Marcos po. Hindi magnanakaw, subok na makatao, at lalong hindi trapo. Bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Magandang gabi po uli, Pilipinas, at magandang gabi po sa inyong lahat. Let me finish what I have started and lay down all this platform. Agricultural reform. As we know, one among the problems that our country facing today from economic point of interest in relation to employment, poverty, and education. As I mentioned to my previous statement, I am here because I cannot ignore witnessing what our country was going through. Again, I am for the people, only for the people, and the people alone. It has many transition of government I have changed, and but the bright side of life seems very bleak future. It is you, yes, it is you, I mean all of you. If we can work together by putting your trust in me, I will bring these important issues to the House to discuss and collaborate among members of Congress in the government. We have to find possible solution of correcting the problem in our country in connection to agricultural improvisation that will initiate to boost the economic security and stability of our country. I will implement agricultural policies that will serve as the guideline on how we can our farmers to create sustainable growth in the agricultural sector. Among these ideas, as much as yours, I will institute many changes by making farming less intensive, labor, and cost effective. Our old farming system must integrated into more innovative modern equipment and machineries. By providing education on how to become creative, innovative in terms of various ways to farm and raise production will change the output of productivity. I will form a network of farmers support agents who work with the rural communities to provide training to all farmers. I will reenact support, research and development in order to solve the need of all farmers and cultivators. I will initialize to build central processing or milling facilities and storage that provide security and avoid waste and spoilage. I feel without sufficient support of our farmers will brought serious setback.
I therefore will push to create government fund access to credit loans and subsidies. Again, Francis Leo Marcos po. Hindi magnanakaw, subok na makatao, at hindi trapo, bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Together, we can do better. Hi, hello, sa... Wala bang Marisol? Ah, 3 o'clock na dyan? Wala. Sige na, magpahinga ka na. Alam mo, napaka... No, I wanna see you. Masyado akong thankful, alam nyo. Sabi ko nga, hindi lang loyalty. Kumbaga, grabe yung pagmamahal na ibinabato nyo sa akin. Iyan ang tinatanong ko lagi sa sarili ko kung paano ko ito susplian. Alam mo, siguro kapag naging senador ako, naka-live lang ako. Maghapon sa Senado. Yes! Oras ng pasok ko ng Senado, naka-live na ako. Lahat ng galo na kayong lahat. Kayo yung tatanungin ko kung anong ba ako senador, ipapahiya ko sila araw-araw. Exciting, di ba? Alam mo ba, Sasa, nung nagpunta si Dong sa Antipolo, miniting niya yung group of tricycle driver. Oh. Ang sabi nung presidente, andito na yung mga taga-FLM. Sabi nung mga tricycle driver, Sasa, oh, I'm here. Sabi ng mga tricycle driver, kahit di mo kayo pumunta rito, iboboto namin yan. Sabi niya, sabi, nagtanong ngayon si Dong, eh bakit? Eh sabi niya, yung mga senador, walang excitement eh, boring. Nakikita mo lang pag eleksyon. Pero, di ba? Pero kapag katapos ng eleksyon, nawawala na. Yan si FLM, exciting yan. Araw-araw, mga away dun sa Senado yan. Natuwa naman ako. Anyway, mga kababayan, no? Gusto ko lang malaman nyo na ako to, hindi katulad ng sinasabi nila na ako daw ay patay na, ako daw ay clone na, at kung ano-ano. Itong ipin ko, ah. Pwede nyo bilangin yung ipin ko, ah. Ako yan. Walang bawas. Okay. Ang sabi daw, ako daw ay clone. At ako daw yung Francis na, ano, na clone na, na namatay na. Kesyo meron pang Francis na totoo at Francis na fake. Ako lang ho ito. O, ito ang ngipin ko. Tingnan niya. hindi ho nagbabago yan. Okay? Wala hong ibang FLM na may ngipin na ganito. Ulitin ko, mayabang ako. 3 million ho yan. Lahat yan. Okay. Diamond powder po siya. Diamond powder. O, para dun sa mga unang nakakita ng ngiti ko. Ito. Alang niya. Sasa, thank you. Thank you for having you, alright? Uwi ako! Anong gagawin mo? Bakit ka uwi? Eh, kasi, ano ko ta sa Bicol, saka sa Manolos. Sinagot ko na ang Manolos jacket, ng presidente. Murder na ako kay ano. And then, sa bagong baryo, kakausapin ko mga barangay. Ah, ganon? Hindi mo naman ako pinuntahan dito nung umuwi ka eh. Lumayas ka lang walang paalam eh. Ah, ganun ba? It's COVID, diba? Na-miss kita, Mami. Sir, thank you doon sa ano na sa mga estudyante, mga bata. Kasi diba yun ang adhikain ko yung mga batang walang lalaki na hindi marunong magbasa at sumulat. Kasi, sir, ngayon, inuumpisahan ko na yung sa bundok, yung mga bata. Actually, marami tayong dala ng mga lapis, libro para sa kanila. And then, kakausapin ko yung mga pastor doon na para makilala nila kung sino si Francis. Wow! Mami Susan, balita ako, naggagala ka doon kung saan channel. Hoy! Hindi nga ako marunong mag-ano nito. Anong channel yan? Alam mo ba, bossing, namumura ako. Kasi ngayon may umami na hindi pala ako doon.
Ah, ganun? Hindi ako marunong magagagalaw. Ah, hindi, nagbibiro lang ako. Ikaw naman. Ikaw naman. Kakapraso lang yung sinabi ko, dahil mo na sinabi. Eh, kasi nga namo, nananahimik ako, namumura ako. Ay, nakuha. Ah, ganun. Wala na tayong oras, Mami Susan. Yan ang... Mahal, yan ang pinakatsaka kong mami, si Susan Broiler. mahal na mahal ka namin, tandaan niya. Gaganyan-ganyan yan, talagang ganyan na yan. Uy! Hindi nga ako marunong magpalit ang pangalan, pero alam mo, bossing, sabi ko, doon sa Malikros, mag-aano ako ng mga t-shirt, umu-order ako kay Alisa ang trampolin, order tayo para ikalat kung sino yung aming number one na. Senador. Okay, very good. So, alright, Mami Susan. Okay, thank you. Okay, right. Thank you right. Din. It is very good to hear. It is very good to see that the people believe to their leader. But it is rather more grateful if the leader believe to his people. I believe you more than you believe me because you are part of my people. Mas nagtitiwala ako sa inyo kaysa sa pagtitiwalang ibinibigay niyo sa akin. You are my courage and kayong lahat ay kadugtong ng aking hilinga. Uulitin ko po, ako po si Francis Leo Marcos. Hindi po ako madaldal dahil ang aking pong salita ay kadugtong ng aking buhay. Ako po ay nabubuhay sa tatlong pamantayan ng aking buhay, sa tatlong haligi ng aking buhay. Tatlong haligi ng kabutihan. The three pillars of virtue. Una, ang katapangan. Pangalawa, ang katapatan. At pangatlo, ang katotohanan. Wala po akong pakialam kung ano mangyari. Sasabihin ko po ang gusto kong sabihin na nalalaman kong tama. As long na ito po ay kaugnay sa katapangan, katapatan, at katotohanan. Huwag na po natin damihan. Tama na po yung tatlo. Mananatili po akong matapang para sa inyo. Mananatili po akong matapat para sa inyo at para sa tao. At mananatili po akong totoo para sa inyo at para sa tao. Uulitin ko po, if I will be your leader soon, I will lead only the people. I am only for the people and the people alone. At, yan ang ko. may nakikita ako diyan. Ano to? Basher ko to eh. Pero ang tao pag naligaw, hindi dapat lalong iniligaw. Kung alam niyo po yung pastor, may nawawalang isang tupang ligaw. Ang ginawa po ng pastor, iniwanan niya yung kanyang 99 na mga kawan. Hinanap po yung isa. Okay? So dito sa pagkakataon ko, ang huling nabalitaan ko lang dito ay binabasya ko nito eh. Pero karapatan niya 'yon dahil siya po 'yun eh. Leon Leon Ilong. Leon Guerrero, pasok. Ano gusto sabihin mo? Mayroon kang 30 segundo para magsalita. Sir FLM. Wala na po ako sasabihin sa inyo. Gusto ko lang may nagtawad sa inyo. Medyo na, naligaw lang po ako. Pero, andito na po kayo sa, andito lang, talaga naman kayo sa puso ko, no, kahit noon pa, since day one pa. Nasilaw lang po ako sa pera. Kay Zero Inches. Kalimutan mo na yan. Ang tao, habang nabubuhay, may pag-asa. Sabi nga ng Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking pamilya?
Ang sabi ng Panginoon, hanggang pitong beses pa nito. Pitong beses ng pitong beses kanyang papatawarin. So, sino ako? Tao lang ako. Okay. You're welcome. Thank you po. Well, I do believe that you're gonna be a great leader. Mabuhay ka, Leon. Ha? Oh, okay. Hi, Mami. Kumusta po kayo? Hi. Buti, ikaw? Ako po, okay naman. Huwag ka mag-alala, malalalo ka. Claim na natin yun. Nakita ko na. Sinabi niyo eh. Kaya lang nga naman pagdudahan ko kayo. Kayo may sabi niyan. Yeah. Nakita niyo naman yung mga ngiti ko. Yeah. Sa dami ngayon, nakasaksi na ikaw. Ewan ko na lang. Bakit? Ikawangis lang daw yung nasa mansyon. Anong kawangis? Kawangis. Okay. Ito totoo. Alam niyo po, ganito yan. Ulitin ko, ha? Alam niyo po, I'm not against those people who try to fool people to earn something. Wala po akong pakialam sa kanila. Kung yun po ang nalalaman nilang paraan para mabuhay, ang tanging masasabi ko lang po ay good luck sa kanila at pagbutihan nila. Hinihingi ko na lang na sana naman wag masaktan yung iba pa. Wag lang silang makasakit ng iba. Mami Luchi Galang. Oh. Okay. Ang hinihingi ko lang ay wag silang makasakit ng damdamin ng iba. Ngayon ko sabihin nilang ako'y patay na, ako ay clone na, ako ay hindi ako. Sino ba yung unang FLM? Unang-una, ito ha. Si FLM lang ang may ngipin na kompleto. Na lahat yan. Yes. Okay. Ako yan. Yeah. Hindi nila kayang palitan yan. Okay. Siguro, wala naman nagbago sa mukha ko maliban sa mas gumanda siguro. Wala. alam mo. Yung relo ko lang po ang pinalitan ko. Pero, Rolex pa rin yan. Kumbaga, pinalitan ko dahil hindi po ganong allowed ang gold dito sa, alam nyo na, sa loob ng ano, alam nyo na. So, ayan. Alam mo, Francis, ang hindi ko lang nakita sa iyo ay yung sumakay ka sa eroplano at bumaba ka. The rest, andyan na ako. Wow! Hindi, ano po yung madaling araw yun. Hindi pa kasi ako nag-YouTube noon. March 15 ng madaling araw yung alas 5. Magsasara na yung eroplano. Yun na. Tapos, nung narinig ko yung... Ayun, narinig ko sa'yo. Kinabukasan nung araw na rin yun, paglabas ko, Holocaust na sa Manila. Hindi ko na nakaya. Ang dami ko nadaanan sa... Bibili lang akong gamot. Dami ko nadaanan sa underpass, flyover. Ang iniinom na tubig, marumi dahil walang makuhanan ng tubig. Yeah, lockdown. Sabi ko, lockdown na. Sabi ko, hindi ko to kayang tingnan. Sabi ko, ate, ka lang. Diba? Hindi muna, nagpakain muna ako. Kahit sa... Tapos kinabukasan, nagpakain ng uli ako. Ako mismo, sarili ko. Yun lang, pakain ko lang. Sabi ko, kaya kong pakainin to kahit buong Pilipinas. Basta kain-kain lang. Na bad trip na ako. Halika, George! Sinahan ko na lahat ng mga bahay. Tapos, sinasabi ko nun, alam ko, mapapahamak ako, pero wala akong pakialam. It doesn't really matter for me. Alam nyo, ma'am, I have lost fame. I have lost wealth. I have lost fortune. I have lost my family. I have lost almost everything. But it's okay. I don't care. Pero andito pa rin kami. Nawala namin sa'yo lahat. Ma'am, please listen to me. Yun yung pinaka-importante. Sabi ko nga, I don't care. I lost everything, including my wife and my very own child. Yeah. But I still have no regret. I have no regret. Kasi pagtawag ni Mayo, naghihintay kami ng anak mo, pag di mo tinigil yung kalokohan mo, maghiwalay tayo. Alam mo, sabi ko, God, if this is your will, then mangyari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. So be it. Hanggang dito na. Kung na yung nangyari, tumagal na lang tumagal. Pero nung nakita ko, napakarami niyong nagmamahal sa akin. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob.
to move on. That gives me more courage to look forward, to move forward. Now, kumakandidato ako, senador, aplikante niyo ako ngayon. Because you know what? Your love gives me courage. That courage, even the courage, is not something to go on. But it will go on if you don't have strength. Yeah. Courage is not having the strength to go on. But it will go on if you don't have strength. Alam niyo ba kung bakit? Ito lagi ko po ito sinasabi mo. Love is invisible. There is no physical evidence to the world love. Totoo po yan. Love is invisible. There is no physical evidence to the world love. Invisible siya. Love is invisible. Wala siyang physical evidence. I love you, I love you, I love you, and yet, they hurt you. Now, but giving is visible. Okay? And the degree of giving is the only visible and physical evidence to the degree of loving. Right. Yan. Alam nyo, God so loved the world. How? Paano mahal ng Diyos ang mundo? Ibinigay niya yung kanyang anak para sagipin ng tao. So, yun yung degree of giving. The degree of giving is the only visible and physical evidence to the degree of loving. Maganda gabi, Mami Lucy Galang. Thank you. Oh, basta wag na kayong kung sabi ko nga, yung mga tao na gumagawa ng kwento para mabupag kapera o mabuhay, trabaho po nila yan. Hindi ko sila pakikilaman. Sapagkat kung yun lang ang nalalaman nila para maitawid yung kanilang buhay, so be it. Kaya lang, ang hiling ko lang, sana wag silang makasakit ng iba. Ayoko naman sabihin na magsitigil sila, puro sila sinungaling lahat. Ayoko naman sabihin yun. Na, hoy, buslog, tumigil ka na at sinungaling ka. Niloloko mo yung mga supporter ko. Ayoko sabihin yun. Wag natin yung sabihin. Si Victoria, wag mo nang patatawarin yan, ha? Ako patatawarin. Ma'am, alam nyo, lahat dyan ay pinatawad. Pakinggan nyo po ako. Lahat dyan ay pinatawad ko na. Maging sila pinatawad. Patawad pero wag nang tatanggapin. Opo. Kaya lang, ang sa akin, hindi ko po pwede sabihin, oy buslog, oy bakterya, tumigil kayo sapagkat puro kayo sinungaling dyan. Ayoko sabihin yun. Hindi tayo ganun. Bakit ko sasabihin na tumigil sila at sinungaling sila? Ayoko sabihin yun. sinabi ko pala. Tama. Okay. Ma'am, I only have 7 minutes. And thank you. I love you too. Ingat. Okay. Para po dun sa mga hindi ko nakausap ngayong gabi na to, pagpapasensyahan nyo po at kayo po ay kakausapin kong lahat isa-isa. Yan po ay pangako at hindi mapapako. Kaya ako po kayo pinatawag dito para po maintindihan nyo at marinig nyo yung plataforma de gobyerno ng inyong aplikante sa Senado. Ulitin ko po, Francis Leo Marcos po, hindi magnanakaw, tunay na makatao, lalong hindi trapo, bagong mukha ng Senado para sa tunay na pagbabago. Again, gusto ko pong pasalamatan muna yung mga nakita ko dyan. Lemor, bahala ka na sa kanila. Nga po pala, gusto ko pong pasalamatan yung aking mga taong nandirito ngayon. At syempre, yung mga presidente po ng FFCI sa kanilang walang sawang pagtulong sa ating mahihirap na mamamayan. Si Bing Rowe ng Australia, Flor Fernandez ng Belgium, Dionet Aguirre, Madria, Gerard Tinana, Nieves Cantawe, Marites Pimienta, Jose Lito Sande, Liwliwa de la Cruz, Hani Asia, Ramir Romel Serrano, Remy Ayacudo, si Remy Cudo, Eden T. Arnuza, Bibo Gonzaga, Rod Lopez, Mamerto de la Cruz, Rosa Cabrillas, Alma Austria, Renerio Itak, Maribel Del Pintor, Risa Dumanig, Alfredo Allison, Melba Ackerman Valdez, Rose Obida, Anthony Tambanillo, Apolinar Gargar, Apolina, Daddy ko, Caroline Neri Marcelo,
At yung mami ko, mami, thank you for the undying support. Mami Edith Cargal, mami Dakel Gabina, mami Merly Borsheng, mami Melita Quilates, and mami Merly Selly Sapanta. Of course, gusto ko rin pasalamatan lahat ng nandito sa Pilipinas, sa province of Antique, from Antique, Batangas, Bohol, Bulacan, Cagayan de Oro, down to Zamboanga. Maraming salamat kay Neri Nacionales, Rixel Dimaunahan, Jesse Baron, Jacqueline Santosidad Adana, Dan Bagares, Ferdinand Conde, Libertad Ogana, Sammy Herson de la Rosa, Andres Lato Jr., Jay Gokong, Joseph Wanden, Rizal de Olarte Manyo, Arturito Crisostomo, Roman Cariño, Clarita de Mayuga, Jomar Kayabyab, Nazario Busano, Digna Murilla, Grace Carascal, Elsel Baclor, Richard Razon, Melita Moler, ng Olonga po, Edna Sambile, Eric Soleta, Manilin Cayman, Graciel Guillermo, Eddie Sherbito, Eric Abitoba, J.R. Markman, Ernesto Rizare, Norben Kadungog. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you. And of course, yung mga pakupakulay dyan, mamaya ako na kayo mamangitin. Again, ako po, dito ako lumabas. Ulitin ko lang po, no. Ito pong ating mansion, itong ating bahay, ay kontrolado ko po ito. Lahat po, kung ano man ang pumapasok dito, ay ito po ay napupunta sa aking bangko at yan po ay pinampapasweldo ko ng empleyado at itinutulong din sa ibang mga nangangailangan. Kaya wag po kayong magpapaniwala sa kwento ng kung sino-sino man. Yan po ay walang katotohanan. Nais ko pong pasalamatan yung aking team na si Yama, si Dong, at si Eliza, si Beno, si Romel. Pinasasalamatan ko sila dahil mula-simula hanggang ngayon, nandyan sila. Sila po yung mga tapat na tao. Tapat sa akin, nakahandang magbuwis ng buhay para sa akin. Ako po ay nadudurog, lalo na, alam niyo po, gusto ko lang manahimik sana, ayoko sanang sumali sa magulong politika. Sabi nga, pag galit ka sa kaibigan mo, isaksak mo sa politika. Bakit? Doon, kakalkali nila dapat nang hindi makakalkal. Ganun po. Pero kayo po ang dahilan kung bakit ako nandirito ngayon. Kayo po yung dahilan kung bakit ako nakikipaglaban. Kayo po yung dahilan kung bakit ko ito pinasok. Sabi ko po, hindi ko po ito kakayanin kung wala kayong lahat. Pasasalamatan ko lang po yung mga taong mga nagpakulay dyan. Ha? AMG Cover UK, Dot Angeles Mendoza 544, Noemi Antonio Bautista, Nida Lucero Spain, Salvi Balaoro Singapore, Presi Castillo Japan, Precious May Bond, FFCI Hong Kong, Mapagmahal, OFW Taiwan, Alona T. McCrat, USA, Demi Nordhagen, Norway, Shera Omega, HK, Ems Pascual, Ray Ballesteros, Marilyn Dison, 544, BP Marites Labiles, Marilyn Kitching, T. Watanabe Magbanwa, Vicky Garcia, Miner's Daughter TV, Remy Season Israel, AXL2, FLM 544, Sweet Serenity, Israel, Normita Templehof, Canada, Rose Gutierrez, FFCA Canada, FLM Bonete, Switzerland, Clarita de Mayuga, Mac de Mayuga, Liwliwa de la Cruz, Ricket Barry, Philippine, Rhea Pizarro, Emily Antonio, Unchannel HK, Melody, Rhythm, TV UAE, Ameta Igon Igon, Karikawa News, Nestor Tejero, Shirley Tejero, Daddy Apple G, oy, daddy ko ah, Benson Bondok, Jean Debauch, Blessy Soleta Pasig, Eric Soleta Pasig, Mila Lina, FFC Bulacan, Sue MP, Canada, Marisa Bupel, Marbatugan, La Samurai, New Zealand, Nida Bautista, Marie Carmeline Agustin, oy, si Mami Marie Agustin to, Mami Marie Carmeline Agustin, wow, Teresita Santos, Len Marquez,
Edgardo Cruz, Ami Sambitan, Rene Acoba, Jem Pule 544, Lorencia Porte, Emmy FLM Locosur, Whisper Lee 777, Golden Honey USA, Tiger Bound Europe, Sally FCA Italy, Jane Keller Switzerland, Nina Frusho Bustaki, okay, Bustaki, ah, Lita Kunstek Australia, NB Solo Sweden, Red Hair USA, Evi Milan FCI Italy Chapter, Sasa USA, Virgie G, Uraming K, Manolito Bautista, Five Mummies and Daddy, of course, si Daddy Apple G, Presi Castillo Japan, Grace Chung ng Hong Kong, taga-kabaga ni Isabella to, maraming salamat sa iyo, Grace Chung, Catherine Dison, Gulf Stewart, Spain, Mami Shoni, Merlin Rivera Reyes, Gatasa Tahong Burn, Elma Sanidad, Makasait, Judy Matulin, Remy Ye, FCI Taiwan, Emily Alcantara, Man of Steel Canada, Plastica, Nida Bautista, BP Agapican, Ani Channel TV, Nelson Rabang, Neneng Maralit, Teresa Enemoto, Ana Haspe, Rocky RJ, Teresita Siron, uy, si Mami Teresita Siron, Baby Ko, Bet USA, Flory MFFCI USA, Landor Ramos, Saudi Arabia, Grace Abdul, Remy Kudo, Maria Wright, Mami Maria Wright, Joe Bert, 0225, Nerlita Walters, Evi Milan, FFCI Italy, Liwa Itugade, Emily Antonio, Liz Pad, FFCI Italy, Miliota Tolentino, Miki Suzuki, Japan, Heidi Terrado, USA, Alma, Russia, OFW, Cadillac, FLM, for Senator, 544. Uy! Marian Antonio Haspe, Lifestyle, FFCI Cordillera, I Cordilleran Daily, Lucia Tamtamoy, okay? Ron Tutaan, Daisy Magnolia, Glory Hoffman, Germany, Carmelita Mametes, Wilberna Chua, Lindelen Catolos, Bernadette Sato, Japan, Yohatak, Canada, Tesha Villena, Linlin, FFCA Belgium, Japan Jenilin, Mincy Mendoza. Yes, mabuhay kayo. Josette Kramer, Tessie Sia, Josel G. South Korea, Lion Kyle, 85HK, Sharon Hunt, Europe, Cherry Rosales, Legion USA, Mahal Ko Bansang Maharlika, Germany, Muhammad Salami, Beth Satoy, Lubat, Mincy Mendoza, Aisa Tamura, Simply Crystal, Marilyn Dizon, Leonalyn Paguyo, Honey So Sweet, Japan, Elena TV FLM, Edith Machas, UK, Alfredo Allison, Spain, Eri Amache, Japan, Rackler Destua, Julius Jao, USA, oy si Julius to, Illuminata Viloria, Greg Sikochoa, Mami Illuminata, nabulol ako ah, Chris Weber Blog, USA, Lifestyle in PH, Don Vincent McLean, ha? Si Don Vincent Dapalong to, naalala ko to. Alice Relora, Emma Makasait, Bet. Milan Malubal, okay, syempre isama ko na si, isama ko na yung aking, ano, aking kaibigan na si MJ Del Mundo. Okay. Tama ko na. Mila Malubal, Don Kate, Spain. Don Kate, buhay ka pa? Nena Asuncion, Australia. Erma Picardal, baby. Alright. So, alam niyo po, nagpuyat ako para gawin ng aking political platform. I have the primer in corruption. I have the primer of foreign policy. Okay. So, sobrang dami po nito. Pero, at the moment, ang gusto ko pong malaman ng ating mga kababayan ay hindi po ako tumatakbo dahil tumatakbo lang. Napakarami pong mga bagay na ayaw natin sa ating bansa. Again, Francis Leo Marcos po, hindi magnanakaw, tunay na makatao, lalong hindi trapo, bagong mukha ng Senado,
para sa tunay na pagbabago.